So, ito na pala yung ating bagong block ay kakabit. So, kung napapansin nyo, medyo maano siya itulak, oh. No? May sumasayad. Ano? Sumasayad siya. Ito talaga yung mga replacement. Alam nyo kung saan to sumasayad? Dito sa kanyang gilid. Kasi medyo nakaoblong siya. Dito rin. So, kaya bumili ako ng 1,000 na sandpaper. At sa ganun ay, bilihan natin muna ito. Ito rin yung ginawa ko sa ano, isang motor ko na inoberhaul ko noong 2019 sa awa ng Diyos. Ay ngayon, yun yung ginagamit ko. Nung una nga talaga guys, siyempre, nung una talagang rework ng motor ko, ganun rin, hindi ko binawasan yung kanyang ano dito. Hindi ko binawasan, ganun ko lang. Skip yun sa no? Skip yun? Diba? Diba, skip oh? Okay. Yan. Buti hindi na ano. Ito. So, ngayon, nung hindi ka to binawasan, mga takbo lang siguro nun kasi napag-isip-isip ko, malakas yung makina eh. Diba? Sa ikot pa lang, kaya niyang itulak talaga yung piston. Hindi natin alam pala na dito, habang sumasayad siya, nagkukos siya ng debris nang sa ganun ay mapunta doon sa ating connecting rod, connecting bearing, kahit sa ang parte na may bearing yon doon maraming kain. Kaya ito pag ganito talaga, hindi naman to nakakaapekta sa performance kung talagang sweet smooth na smooth siya ipapasok, kasi connecting, may piston ring naman pala siya. May connecting ring, piston ring pa naman siya. Magsalita ng ano, Tagalog. Hirapan ako. Pwede English na lang. Ganito lang mga ano, mga guys. Ganito lang 'yan nililiha ko. Disclaimer lang po sa mga expert. Sa mga expert diyan. Eh ganito lang talaga yung ginagawa ko. Dito kasi siya tumutukod, oh. Ganun-ganun lang. Kailangan mo pagtsagaan. Bago natin to ikabit doon sa connecting rod. Sa ating makina. Tapos, i-change oil na lang natin. Bagong change oil naman yan yung ano. Bagong change oil yan yung ating motor. Eh, sabi nga talaga ng mikari ko doon, sintabi na. Sabi nga daw niya, hindi daw mag-start yung motor kasi sira daw yung oil pump. Pag-isip-isip ko, andar nga yung makina na walang nakikis. Langis. Sigur ko kung may sensor, ganyan sabi ko. Kasi ngayon ko lang to nabuktan eh. FI. Ngayon lang ako nakabukas ng mga FI. Pasok ulit. Sikip talaga. So, napapansin nyo guys, kung makikita nyo to, hindi yung siguro makita dyan, pero makikita mo yung mga tama talaga niya sa ating cylinder block. Ito, maninipis lang. So, kung ititesting natin to, ito, naliha ko na to ng mga ilang ano pieces. Ititesting natin to, siyempre, itong marking na to, baliktad lang talaga to. Yung marking talaga niya, yung intake niya, malaki yung valve kaysa sa exhaust.
So, papapansin nyo, dapat smooth siya, papasok kanina, matigas yun. Tapos nyo yung tingnan mo. Ito lang ko konti. So, medyo masikip pa siya konti. Pero ngayon, lihain ko muna. Saglit. Konti na lang to, konti. Konti na lang to, itong mga tama, lilihain natin. Yung lang may mga tama na, yung ano. Kung hindi naman siya tinamaan or naglapat, yung may mga gasgas, ay huwag nyo nang lihain. Ito lang, konti lang. Tapos natin i-check nito, check naman natin yung kanyang piston ring. Kasi siyempre, replacement lang tayo. Maigyan natin i-check. Pero nasukat ko na to kanina guys. Bago ako bumili ng pizza, bago ako iuwi, dinodouble check ko talaga kung okay siya yung pagkasiting niya dito. Pero itong kasago guys, maliban lang sa ibang brand, hindi ko talaga na-testing. Ito lang talaga kasi. Ito lang yung kaya ko rin. Oh, di ba? Pumasok na siya. Smooth. Dito. Dito. Itotok mo dito. Smooth to siya papasokin. Ano? Yun! Ganun ang dapat mangyari sa piston. Wala naman yung problema kasi mayroon naman siyang piston ring. Importante ay smooth siya. Siyempre, para hindi mabigat sa ating makina. Kasi compression lang naman 'to siya. Compression or combustion. So na naman natin ay i-check naman natin yung clearance ng kanyang piston ring. So yung kanyang piston ring ito. I-check natin 'to kung tama ba yung mga sukat nito. Ganito lang. Diri ito to. Tapos tulak. Tingnan yung setting oh. Kung makikita mo dito yung setting niya. Hindi masyado kita dito. Tama. Yan oh, clearance niya oh. Sobrang liit lang. Yan yung dapat pag-check ng piston ring. So, okay na yan. Na-check ko na tong iba. Okay lang naman. So, ikakabit ko muna to. Ikakabit ko muna tong piston doon sa connecting rod. Kakabit ko muna to. Tapos, ikakabit ko na tong black kasi tapos na. Siyempre, lilinisan ko lang to konti. So, samahan nyo ako ngayon guys.